Isang batang may pangarap sa buhay na nais niyang marating balang araw ang maging guro. Pero paano niya tutuparin ang kanyang pangarap kung salat sila sa buhay? Kahirapan ang dahilan kung bakit hindi lahat sila kaagad nakapag-aral. 10 silang magkakapatid, kung kaya't hirap na hirap ang kanyang pamilya. Kung kaya sa mura niyang edad, natutunan na niya ang pagkahanap buhay. Napakalaki ng pagmamahal niya sa kanyang pamilya na hindi ko inaasahan na masasambit niya sa ganung napakabata pa niya. Andun ako, katabang ako. Kanan, nagsya akong mga manghod. Ang papa, waasan niya sa kansod. Nakatira sila sa bukid ng kanyang pamilya at pinapangambahan nila na mapapaalis na sila dito dahil may nakabili na daw ng lupa na tinatayuan ng kanilang bahay. May karamdaman pa ang kanyang ina kung kaya't hindi ito halos makapaghanap buhay. Ako pa ang nanahanap ng pagkain. Kayo naghahanap ng pagkain? Bakit? Wala mo nang alawa ko dito, sir. Wala kayong pagkain? Wala. Mahal ko ang pamilya ko. Handa ko maglako para sa kanila. Mga kababayan, narito po ang kwento ng buhay ng pamilya ni Marian. Sir, mga kababayan, magandang umaga. At papunta po kami ngayon sa isang tutulungan namin na nakatira daw po sa Sapa. At kasama ko si Kuya Eli at si Kuya Noy. At may mga dala kami ng mga paunang tulong dito. Sa ilog daw nakatira, o malapit sa ilog nakatira yung pamilyang ating tutulungan po dito. Bali, nandito po kami sa Tibungko, Davao City. Ay, oo nga, no? Bundok nga siya. Medyo pababa po yung daan, tapos puro kawayanan yung nandito. So yan, nandito na po kami. Nakating na namin. Medyo labo po. Pasensya na po kayo mga kababayan, maputi. Ay! Sis Maputik, ingat ka. Buti nilang nakasapatos po ako. Nasaan ba ang tamang daan? Ito. Ay. May ilog. Sige. Ayo, hello po. Magandang umaga. Okay lang po ba kayo maistorbo namin? Okay.
Okay lang, sir. Asa yung mga anak, sir? Magbibinta ng gulay, sir. Kasi wala kami kain ngayon kung hindi kami magbinta ng gulay. Saka na kung maistorbo ka namin, okay ha? Okay lang, okay lang. Okay, ako po si Paul. Yes. At napunta po kami dito para kahit paano makatulong po kami sa inyo. Ano pong pangalan nyo? Judith po. Judith? Judith. Ilan taong ka na ate Judith? 39 po. Ang liit ni ate, ano? Okay. Sino pong kasama nyo dito ang nakatira? Ang aking anak. Hmm. Ang pangalawa kong anak, nandun sa asawa ko. Hmm. Nagsabay ng, ano nang mangga? Spray? Nagbantay sila, sir. Ah, nagbantay. So may asawa po kayo. Ano pong trabaho ng asawa nyo? Bibinta ng bulaklak, sir. Bulaklak sa? Ng mga flowers. Sa sementeryo? Hindi. Sa saan? Mga bahay na yan, sir. Sa buhangin. Siya nang nag... Okay. Mm. Itong tinitirahan nyo pong bahay na to, kanina po yan? Ano? Pinatira kayo dito? Yes. Sino po nagpatira? May-ari ng lupa? Mm. Maganda naman yung lugar nila, mga kababayan. Davao City ito, pero parang nasa probinsya. Ito pong mga bata, anak nyo? Opo. Ilan po anak nyo? 10. 10? 39 ka palang ate. Sino-sino po yung mga 10 mong anak? 10. Oh, nasan kayo? Ang isa, sama ng papa niya. Ito, ay, anak mo to, te? Yes. Anak mo sila? Oo. Ikaw, anak ka din niya? Oo. Halika. Okay, Maya, dali. Ang dalawa, nagbibinta ng gulay. Oh. Ah, dito kayo, dito. Binta ng gulay. Doy, halika, Toy. Halika. Halina. Pampani ka doon, ate. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Ikaw din? Anak mo to? Yes. Halika ba so? Punta ka. 1, 2, 3. Oh, kulang pa to. Nasaan po yung iba? Nagbinta ng gulay, sir. Kasi ako naglilinis ng bahay. Mm. Kaya pagka sila nandito, hindi sila sakit ang heart ko, sir. Kasi... ako pa ang naghahanap ng pagkain. Kayo naghahanap ng pagkain? Bakit? Wala mo nang alawa ko dito, sir. Wala kayong pagkain? Wala. Ako lang nagbinta ng gulay para makabili kami ng pagkain. Walang maayos na anak buhay po, mister nyo? Wala. Bali, ang anak nyo, ang nandito lang, 1, 2, 3, 4. Lima. Yung lima? Ang alawa, nandoon ang binta ng gulay. Opo. Ang pangatlo, naglakbay-lakbay naman. Naglakad-lakad lang po. Kaya so yung mga gulay na yun ang binibenta nyo? Bakit yan? Maghanap ako ng supakaligid para magbinta ko doon sa mga bahay-bahay naman. May na bumibili naman po? So pag may nabentahan kayo ng pangkain nyo? Yes. Gaano nakatagal na ganito yung buhay nyo dito, te? Dugay na? Tagal na, sir. Itin pang aking... edad, untahan daw ngayon. 18 years old, nandito ka na. Dito na kami, dito nagtatira. Sa araw-araw, paano yung pagkain nyo? Magkahanap lang akin ng kuan. Ano ng half kilo ng bigas at saka araskaldahin ko yan. Ano yun? Araskaldo. Araskaldo? Yan, o parang lugaw? O tapos? Yan, ikain na nila. Yan, para may laman ang tiyan. Ngayon ate, kamusta yung buhay mo? Minsan, malungkot. Minsan, masaya. Yun lang. Paano mo nasabing minsan masaya, minsan malungkot? Doon muna tayo sa masaya. Minsan, masaya kasi madami kami kumakain. Kahit na maliit aming kinakain. Sina nang tawa-tawa ang aking anak. Kasi ang gusto nila, sir, lagi lang sabaw. Sabaw. Kaya maliliit naman ang bigas. Ay bakit naman malungkot? Saan? Malungkot. Kasi, ganyan sir, ang malungkot, ngayon wala kaming kain. Mag-iyak naman sila. Hindi ako naglakbay doon para magbinta ng gulay. Ano naman kinakain nila? Kagabi, wala kaming kain. Kagabi po? Yes, kaya hindi ako nakabinta. Ano naman, nagpaman ako sir, kanang bangan para mabinta ko bukas. So yung mga bata hindi kumain kagabi? Yes. Ngayon po umaga? Wala pa may kain. Kaya wala pa. Bigyan namin ng bigas niyang half kilo para makakain ng mga bata. Yan, ganyan. Inibigay lang niya. Okay. Wala pa kayong ulam? Wala pa, sir. Asan na yung ano? Akin na muna. Gusto niyo kumain? Ha? Kahit paano may sardinas dito. Bigyan namin kayo ng bigas. Ito, ate. Isa.
Salamat. Yeah. Lagyan na lang muna natin dito. Galing to kay Tita Pibilap. May nagugutom na sa inyo? Ha? Ah, kumain na ba kayo? Anong kinain nyo? Yan, Chio. Anong ulam nila? Sudan? Kuldok si asin. Asin? Wala naman ulam. Ang kaganda ng mga anak mo, ate. Ang puputi. 2, 4, 6. Ganyan ako, sir. Ito, pinakabunso mo. Ay, hindi. Ay, hindi mo ano yan. Sa kabila. Kapitbahay. Ang bunso ko, sumasama ng kapatid niya. Nagbinta ng... Kasi masama yan sa... Yes, sir. Halika nga, ate. Upo tayo. May mga tubig eh. Yes, sir. Nalaki ba yung tubig dito? Oo. Pag magbaha. Baha din kayo? Oo. Upo. Halika, punta tayo dito. Pwede ba akong pumunta dyan? Sige, sandali. Ay, masima. Ano? Apote, sir, pasok kayo. Oh, papasok ako, ate. Tanggalin ko lang po yung aking tsinelas. Pasok, sir, pasok. Ah, mga bata, ilang taon ka na, Neng? Ay, kala ko ano. Ay, sorry. Ako, ah, upo ka, upo tayo. Dito ako. Ay, 15 years old ka na. Halika, lapit ka. Likod ya. Nag-aaral ka? Anong grade mo na? Sir, kinder lang... Ay, grade 1 lang siya. Grade 1 ka? Yes. 15 years old. Bakit wala late ka naman, na? Wala namang pang... Kuha ng birth. Wala pa siyang pang birth certificate? Sampo. Katlo lang sila. Oh. Kasi dito lang ako nganak. Kasi wala kaming pangbayad. Sa kuhaan siya, sampo. Oo. Dito lang ako nag-anak para hindi kami magkabayad ng mga ano. Ito lang ang nag-aaral sa'yo. Apat. Apat yan. Yan. Apat sila. Grade 1 ka pala? Mm-mm. Ano yung pangandoy mo paglako? Maestra. Maestra? Marunong ka na magsulat? Marunong. Okay. Mabuti at marunong ka na. Grade 1 na siya, what? 15 years old? Oo. Hindi pa siya pwede yung ganito yung gagawin. Itatama yung sa wastong edad mo. Mag-aral ka lang mabuti. Alam mo yung IELTS? Kuhaan niya sa... Kuhaan mo? Madre. Oh, pwede yon para maitama sa saktong edad. Pag naipasa mo yon, tatalon ka na lang. Ha? Huwag umanom sa ako ito sa kanay, sa tunay niyo. Mag-aral kang mabuti niya. Ano pangalan mo? Arian. Arian? Ano pangarap mo para sa pamilya niyo? Tabangan. Tabangan? Daghan kayong magkakapatid. Nasa kay iba? Ang binta ng gulay, sir. Ay, ayan ang loob namin, okay sir. Okay lang, pumasok ako. Okay lang, sir. Ano, tuyo yan, sir. Sir, tuyo yan. Natulo. Ayaw kayong abos. Bakit nakatambak lahat ng mga gamit nyo? Hindi naman na kami nagkalabas, sir. Wala naman kaming pangbili ng sabon. Hindi kayo makalabas. So, tambak na lang ng tambak? Yes. Wala kayong... Paano yung mga damit nyo pag kailangan nyo? Hanapin nyo dito para tuloy. Hanapin. Para maging okay tuloy. Nakatambak na lamang ang kanilang mga gamit sa kanilang ginagawang kwarto. At dito na rin sila natutulog dahil wala silang maayos na higaan. Si ang mga damit ng mga bata, paano kinukuha, ate? Ay, wala. Dito lang ka na. Ngayon, suot. Oh. Bukas, ay ngayon, pag inaano... Anang sina, ihubo, labhan ko. Oh. Pagkatapos niyan, doon, sampay. Bago rin isuot naman. Baka mamaya ate, may ahas na dyan, ha? Wala naman. Ha, sure wala ka? Wala naman, oo. Ginaan naman ng sir, ginasuot ng sako. Pagkata yun, itong yung bunso ko, akyat ng akyat, yan. Yan ano pala, sir. Okay, pero dapat ate malinis yung... Yes. Malinis to, ha? Oo. Huwag kang magagalit sa akin. Yung mga sir, nakatambak. Okay para pag... Paano pag natulog kayo? Dito na lang? Dito lang. Dito kay... Natulo? Yes. Baka ate, tingnan mo. Baka mamaya may ahas wala, na wala dyan. Wala yan, sir. Inayos na yan, sir. Inayos. Upo ka dyan, ate. Upo tayo dito. Doon sa mga anak mo. Upo ka dyan. Ang dami ninyo. Toy, halika, Toy. Halika. Halika, Toy. Ang dami. Ito pa ang dalawang. Okay. Binta ng gulay. Ang trabaho ng asawa mo, nagbibinta ng bulaklak ngayon. Gaano lang siya kakadalas umuwi dito? Ang kwan mga... Minsan, isang buwan, dalawa lang. Dalawang week.
sa isang araw, sa dalawang isang buwan. Mm-hmm. Dalawang beses lang? Dalawang beses lang. May inuwi ba siya? Hindi. Na ano naman, kana sa nagbali na may ba para nabali na bago nabali, yan, ito na payo ko lang ate. 39 years old ka na. Pwede ka pa ulit mabuntis. Hindi na. Huwag ka nang mag-aana. Pinaputol man ang matris ko. Pinutol na? Yes. Mabuti yun. Biro, 5 years na. 5. Pa, 5 taon na. Mm-hmm. Sino yung 5 taon dyan? Yan, yung bunso ko. Ito, ilang taon to? 5. Ayan, 5 taon. O sunod mag... Ang liliit nila, no? Oo, maliliit din ako, sir. Yan ang mga anak ko. Ang ganda-ganda nila, Huwag nang mag-aanak ka. Hindi naman. Hindi ka na nga mag-aanak pala. Sampu. Biruin mo, nakasampu ka. Ayos. Bakit hinayaan mo dumami ng ganun? Hindi mo naisip, sir. Pagdating ng ganito, hanap-hanap pa ng pagkain para ipagkain sa kanila. Tignan mo nangyari tuloy. Ang dami-daming mong naging anak. Napakahirap ng buhay. Ha? Paano mo natitiis na ganito yung buhay ninyo? Pinapakain sa mga bata. Tiis na lang, sir. Kay maam din lang kung gituyuan nga buhay, sir. Ako na yung tiisin. Hanap ako ng pagkain. Masakit sa tughan. Pag makita mo na yung mga anak mo nagugutom. Sakit, sir. Wala kang ipapakain. Kaya sana naging lesson na ano. At ipakita mo sa mga anak mo. Yes. Ikaw, Benzo, huwag ka mag-aasawa agad, ha? Tingnan mo nangyari, Ha? Mag-aral mabuti. Sikapin mo na makatapos ka ng pag-aaral, ha? Pangarapin mo na maging teacher ka. Ha? Bakit na late mo na siya na pag-aral? Dahil wala kayong pera? Wala ka pera, sir. May birth. May birth. Ang ginagamit ko ngayon, sir, baptismal. Yan ang pag, ano nila sa simbahan. Okay. Para makapasok sila sa school. May mga, itong mga bata, may mga maayos na dami. Yan, nakita sir. Mga, yan lang. Pag, pagkatapos ano yan? Laba. Oo. Ito, dalaga na siya, ate. Ingatan mo siya. Wala kayong kuryente dito? Wala, ano sir. Ilaw nyo? Candle. Candle? Candela? Oo. Isang sana. Gabi, tatlo lang. Pag kumakain kami, may candle. Mm. Pag hindi, matulog na kami, wala. Ilaw. Oh, ito, bigyan ko kayo nito, ha? Para meron kayong ilaw mamayang gabi. Solar po ito. Yes. Bali, ibibilad niya lang po ito sa araw. Mm-hmm. Ito yung kanyang solar panel. Ito yung ibibilad sa araw, ate, ha. Isasaksak ko na dito para at least malaman niyo kung paano. Yan. Yes. Tapos, ito yung kanyang mga panel. Mm-hmm. Sorry, ito yung kanyang mga bulb. Mm-hmm. Lalagay ko na po dito. Yes, sir. Ayan. Yes, sir. Ang ganda, sir. Ayan, mayroon ka ng tatlong ilaw. Ang ganda, sir. Pwede nyo siyang ilagay kung saan nyo gusto. Mayroon doon sa loob, mayroon dito, tsaka dito. Ayan. Ito yung switch na pwede naman patayin. Ayan. Okay. Tamanda na itong radyo, ate, ha? May tanggalin ko lang to. Para at least alam nyo po kung saan gagamitin, ha? Dito mas siguro malakas ang signal. May body light din yan. Ayan. Flashlight. Ito naman yung body light niya. Huwag nyo nga lang hahayaang mabasa sa ulan yung panel, ha? Yes, sir. Okay, tapos ito yung radio. Bubuksan lang natin. Mm.
Bluetooth mode. FM mode. Hindi mong pain reliever, pwede na siya mga console side effect. Kailangan yun na nangyayon. Yes. Patayin ko lang. Okay? Ayan. Tapos meron din siyang free. Meron kami binibigay na free. Tapos may kasama siyang ganito, ate. Mm. Ha? Hmm. Lalagay lang natin dito. O, ayan. Parang yung Pasko, masaya kayo. Oh, masaya yan. Oh. Ha? Pwede kayo mag-disco-disco dyan. May isang dito kasama. O, di ba? Kung, at least mayroon po kayong ilaw mamayang gabi, ha? Salamat, sir. Ayan. O, maganda to. Para na siyang Christmas light. O, sabit nyo lang yan dyan. O, disco-disco. Mm. Ha? Pwede yung kamarisiko, be. Ayan. Okay. Mga kabayan, sorry, ipa-plug ko lang. Ayan. Kung gusto niyo pong mag-avail nito, may paparating na po kami stocks. Mag-PM lang po kayo sa PBTIM Solar. That is 2,800 pesos po. Free shipping na po siya nationwide. Okay? Mm. So ngayon, ate, labanan ang buhay. Yes. Ha? Nagsisimba ba kayo? Nagsisimba. Magsimba? Katolik? Anong religion? Katoliko. Magsimba kayo pag Sunday, ha? Domingo. Oh, kada Domingo magsimba, magpasalamat sa Diyos. Salamat. At anuman ang hirap ng buhay na pinagdadaanan nyo, kailangang malampasan. Yes, sir. Ha? Okay? Anong gusto mong sabihin sa mga anak mo, ate? Sa'yo na nanim, sir. Magtarong sila sa eskwela. Kasi tapos yung panahon, hanggat may buhay pa ako, sir. Aralin ko sila. Sikot. Yan, sir. Time na wala kayong ano, magtanim kayo ng mga gulay. Tanim kami, sir. Ano, may binta pong gulay. Anong tanim na yan doon. Okay. At pwede kang doon sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay, meron kayong pagkukuhaan. Ha? Meron ako ibibigay na tulong para sa inyo, sa pamilya mo. Sana magamit mo ito sa tama. Ha? Yes, okay. Magpapasalamat lang po ako. Salamat. Salamat lang ako sa mga nagbigay po nitong donasyon na to para sa mga bago nating matutulungan. Thank you po kay Tita Shanita Salvador, nagbigay ng 4,325. Tita Trudy, 5,551. Grionel Biacraft, 1,000 pesos. Ang total po nito ay 10,876. So gagawin na natin itong 11,000. Maganda mo yung kamay mo, ate. Ay, man siya, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,000. Ano ang gagawin ni ate dyan sa 11,000? 11,000, sir. Pangbili ng saring gulay at saka bigas, pagkain sa kanyang anak. Ano ang gusto kong bilhin para sa kanila? Gagamitin ko maayos, sir. Gamitin ng maayos, ate, ha? Neng? Gusto ko tulungan mo si nanay, linisin nyo yung nasa sa loob. Ha? Oh. Para pag naayos yan, nakita kong maayos yan, bibilan ko kayo ng Dorabox para may lagayan kayo. Ha? Para baka nakakatakon mamaya may banakon dyan, may ahas. Wala man, sir. Hindi natin masasabing wala, gubat ito. Yes, sir. Ang isa sa inyo na matuklaw. Pag banakon ang nakakagat sa inyo, wala na. Wala tayong magagawa. Gubat eh. Diba? Gusto ng mga kobra yung malalamig, tsaka may napagtataguan sila. Pag sila nakasiksik dyan, at isa sa inyo makagat, wag naman sana. Linisin na. Simulan nga ngayon pagkaalis namin. Okay, magalit sa akin, ha? Linisin nyo, ha? Pagbalik ko dito at nakita ko na malinis yan, dadalan ko kayo ng Dorabox. May lagayan na kayo ng damit. Gusto nyo ba yun? Gusto, sir. Oh, kasi tinan nyo, Ah, tama na malinis yung paligid nyo. Yes. Malinis sila eh. Pero ito lang yung problema. Malinis yan, sir. Ang kasi lang, ang bunso ko ay... Huwag makulit, ha? Kat-kat niyang... Mag-akyat ng akyat. Tapos, bili ka maraming sabon, ate. Ha? Pag bumili ka ng maraming sabon, labhan ang mga damit. Libre ang tubig nyo yata dito eh. Libre. Hindi, ha? Doon? Sapa, malinis ang tubig? Malinis. O, libre na ang tubig. Ha? O, galiing maligo. Mayroon pa akong ibibigay sa inyo. Ito galing sa package. May mga laruan dito na pwedeng sa mga bata. Kasi siya na kahit napagpilian na yung iba. Galing to kay Tita Florida.
bibigay ko na sa iyo ang aking anak. Halika, dali. Halika. Halika, buso. Dali, bibigyan kita ng anak. Oh. Neng, halika, dali. Aalagaan mo to, ha? Mahal na mahal ko to, eh. Bibigay ko na sa iyo ang anak ko, ha? Oh, tingin ka. Oh, oh, kunin ang baby. Oh, dali, kunin. Iya, gusto mo yan? Oh, ganda ng ilong niya, no? Ang papa niya, matangos ang ilong. Papayat taas. Matangos ang ilong. May problema sa ilong ate. Oh. Kunin mo na. Dali. Malig. Kunin mo. Oh. Kuha na ito ni Lola. Oh, ito peanut butter. Dali. Kunin niyo doon. Salamat kay sir. Oh, nasa mga lalaki. Oh, laro kayo niyan. Dali. Ayan. Kunin mo. Oh, may ibang mga noodles pa dito. Ayan. Noodles at saka mga dilata. Ito pwede pa itong makain, ha? Ay, sorry. Pinuksan ko sa ito kanina. Tinikmang ko eh. Parang cereals to, ha? Pwede pa yung makain. O, dali. Ay, hawakan mo. Ayan. Mm. Tapos may iba pang mga laruan. O. Ay, may bag. Uy, kasi bunso. O, ito pa. May laruan dito. O. Para matuturuan mo siya mag-ABCD. Ha? ABCD. O. Gusto mo? Ha? Gusto mo to? O, tuturuan ko kayo mag-ABCD. Anong letter to? Madali, anong letter? Saan na? Kirel. Anong letter? Kirel, E. Ha? Anong letter? Ikaw, anong letter? A. O, turuan mo mga kapatid mo, ha? O, para ikaw yung magiging teacher nila kasi... Late na nakapag-aral. Ha? O. Sulod, ibili mo. Isa anak yun niya? Oo, yan. Ah, sipag naman niya. Oh, ito ha, tuturuan mo sila ha. Letter A. Halika, Ning. Halika. Dala si James. Dala si James. Pasunong mo yung ano. Hindi kayo, papasok ko lang to sa loob. Doon mo na lang tutingnan lahat ha. Oh, ikaw, nagtinda ka ng gulay. Naubos ba? Hindi. Ha? Hindi naubos? Tingin daw ang tinda mong gulay. Kangkong. Labong. Ano pa to? Gabi. Oh, nakabili siya ng bigas, oh. Okay, ako naman ang... Oh, kalahating kilo lang to. Tapos, bumili siya ng sabon. Bulad. Ang sipag naman. Neng, halika, Neng. Halika, halika, dong. Ikaw, kang maya kay... Halika, dali, halika. Ang sipag mo naman. Ma'am. Ay, salamat siya. Oh, ang bait naman binigay pa. Ilan ang kinita mo? Sino kasama pagtitinda? Ayan. Ayan. Ayan ang bunso ko, sir. Ayan, 5 taon. Maglima yung... Yeksa? Sino to ay gisa ba? Maglima siya. Ay, Diyos ko. Oh, nakabili na siya ng bigas. Halika. Halika, tayo ka. Tindo. Anong name mo? Marian. Marian? Nag-aaral ka? Ang tatangos ng ilong nyo, bentahan mo. Pilay mong... Pilay mong kita daw. Haling. Pilay mong halin. Pila. Ha? 100. Ha? 100. Binigay na kay mama. Mabait naman. Nag-aaral ka? Opo. Anong grade mo na? Kinder pa. Kinder ka pa lang? Marap ka dito. Kinder ka pa lang? Ha? Ito bang ito? Anong gusto mo pagdako? Sa kurso ni mo daw. Si Maestra. Maestra din? Napakasipag ng batang si Marian. Ito ang tumutulong sa kanyang ina sa pagkahanap buhay. Sa mura niyang edad, ay naasahan na ito ng kanyang ina sa pagtitinda ng mga gulay. Nangunguha ito ngayon ng gabi na siyang ititinda daw niya mamayang hapon upang makatulong sa pangbili ng bigas ng kanyang pamilya. Gustong-gusto daw niyang tinutulungan ng kanyang ina sa mga gawaing bahay at paghahanap buhay. Dahil ayaw niyang nakikitang nahihirapan ito at ang kanyang mga kapatid. Pangalan
rin ako. Katabang sa akong kanan. Huwag siya akong mga manghod. Huwag akong papa. Aasin sa kalsod. Mahal na mahal ko ang pamilya ko. Handa akong maglako para sa kanila. Para makatulong ako sa kanila. Ayaw ko silang magugutom. Kasi mahal ko sila. Gusto ko maging guro. Balang araw. Wala kay mama, mga kapatid ko. Ano yung gusto mo ngayong Pasko? Magkasama ng pamilya namin. Gusto magkasama lang pamilya niyo? Kapatid ko. May mga bago ka bang damit pag Pasko? Wala po. Wala? Bakit wala kang bagong damit? Wala kang bili. Anong pambili? Gusto mo ng mga bagong damit? Opo. Gusto namin bago ko ng mga gamit. Kasi wala pa rin pambili. Matitiis lang kami. Tulog lang kami. Wala kang pambili sa Pasko. Naiingit ko sila. May bago silang damit. Mga bata. Kami wala. Mayroon silang kakain. Masasaluha. Kami wala. Tindihan ko si mama. Nagmawala kami. Gaano mo kamahal si mama? Mahal ko siya. Pati mga kapatid mo? Opo. Mag-aaral kang mabuti ha? Opo. Para sa kanila ha? Oh, kayo lahat ha, mag-aral mabuti ha. Opo siya. Tapos yung sabi ko kanina, maglinis ha. Maglinis ng bahay ha. Okay, sige. At marami pong salamat ulit sa mga sponsor natin. At babalik na lang kami dito. Babalik kami sa sunod na araw. Ha? O yung bilin ko, lilinisin yung loob ha, para wag magkaroon ng ahas. Sige po. At binabati ko rin po si maraming po salamat kay Miss Wonder Woman. Thank you so much po. And happy birthday po kay Tita Leia. Thank you po. Kunin nyo to. Pasok ko lang to ha.